Valentine's yung tawag, so February 10, 2022. So, hindi siya ganun ka-big patch for me, pero malaki yung, meron din siyang adjustment. Yun nga lang, sabi ko kanina, yung adjustment na to is medyo nabibitin ako, guys. Medyo nabibitin. So, explain ko na lang sa inyo kung bakit. Okay? So, ito yung mga content niyan. May bagong content sa laro. Ang pinaka-notable dito, guys, is yung increase ng level cap to level 200. So, guys, from 189, pwede na tayo magpa-level into level 200. So, Boss D, saan ba maganda magpa-level ngayon? So, since hindi pa nare-release yung Glacius Inferna na 190 yung level para mapasok, one of the best two thing. Actually, tatlo pala. Tatlong bagay na kung saan ka pwede magpa-level na mabilis. Una, ispam mo yung DT2 mo. DT2, DT1. What is DT2? What is DT2, DT1, Boss D? Devil's Tower 2, Devil's Tower 1. Pwede ka pumasok dito 4 times a day. 2 times lang yung pre. Kailangan mong i-unlock na yung gem. Hindi ko lang kung ilang gem dito sa CBM, pero kailangan mong bayaran yung gem para ma-unlock ulit yung another 2 entry. So, pwede mong gawin yon para mag-level ka. Actually, 190 yung DT2 ata. Not sure. So, kung may DT2 na, goods. Basta yun na yun. DT2, DT1, Devil's Tower yon. Yun yung maunti yung pasok. Pwede kang mag-Eka, Ethereal Chaos Arena. Kung ikaw ay ang karakter mo, ay kaya mag-wave 15 or kahit wave 14, sulit na yon. Pwede ka na mag-level 200 doon. Hindi lang natin alam kung ilan ang pasok. Pero dito sa CBM, mura lang yung 1K% ng 1K% ng skill ng BBE XP. So feeling ko hindi naman masyado magtatagal para makapagpa-level 200 ka. So yun yung pangalawa. Kung ikaw naman ay tinatamad, hindi ka malakas, hindi malakas yung karakter mo, madami kang time para tumambay, one of the best na pwedeng tambayan para mag-level 200 is Senni Linnea map. So, yung Senni Linnea map, guys, meron dyan spot sa proc at saka sa kapela, sa gitna. Nga lang, medyo disaster to pagdating sa CBM. Bakit? Unang-una, marami kang kaagaw, for sure. Hindi ka pwedeng masyadong makapag-AFK kasi this is PK map. Pwede ka mag-PK anytime. Guys, trivia lang. Sa Senni Linnea, sa PC, madaming gago. Sa PC yun. Marami nagpi-PK dito and marami ding nag-aaway dito. So, pwedeng ipa-PK ka kasi para maagaw yung spot. So, hindi rin ganun kaganda na mag-AFK na hindi mo nababantayan kasi pwede kang gaguhin. So, maganda yung pagkaka-add ng Senni Linnea map, guys, kasi dito iinit yung... Dito iinit yung laro. What you say, iinit, Boss D? Siyempre, alam naman natin, pag may away, may gulo. Pag may away, may magpapalakasan. Pag may magpapalakasan, may mag-upgrade ng item. Pag may mag-upgrade ng item, sunod-sunod na yan. So, tulungan sa guild na ganito, tulungan sa guild na ganyan. Siyempre, ang Pinoy ay literal na ayaw malamangan. Kaya nga madaming galit saan pag nagre-reel to kasi hindi nila tanggap, natanga sila. Na totoo yung sinasabi ko. So, tawag dito ang point, pag meron ditong nagpapatayan, mapipilitan niya na magpalakasan. Especially ngayon, merong event ngayon, diba? So, mag-aagawan yan dyan sa Senni Linnea map. So, mamaya explain natin yung event. So, ito yung magandang dagdag ngayon. Nga lang, yun nga, may bago ng tambayan ulit kayo. May bagong tambayan din yung bot. So, magandang tumambay sa Senni Linnea map, guys, kasi magaganda yung materials na pwede madrop dito. Plus, meron ditong boss, yung Mirror King at saka yung... Mirror King at saka yung Panda King na for sure kayang-kaya ng mga malalakas ngayon. Sina Hatari, sina Sep. Yan, kayang-kaya nila yan. Yung mga Vietnamese na malakas, kayang-kaya nilang patayin yun. Trivia lang dun sa boss sa Senni Linnea map, hindi siya katulad ng ibang boss na kapag pinatay mo, hihintayin mo pa kung ano, random kung kailan lalabas yung sila magre-respond. Guys, yung mga nagko-comment, hindi ako nagbabasa ha. Yes, may Entude at saka may Wolf. Yan. Ang maganda dito sa Senni Linnea map, guys, yung boss dito, may fixed oras siya ng respawn. Not sure lang kung ganun din dito sa mobile, pero sa PC may fix siya. For example, bago mag-war, nag-respawn to. Hindi ko na alam, hindi ko na sa ulo eh. Pero i-check nyo na lang. Yan. So, hindi mo na kailangang hanapin kung kailan siya magre-respawn. So, syempre, malalakas naman yung mga tao dito sa CBM. Kaya na nilang tambangan yan. Kaya na nilang patayin yan. So, meron din silang schedule para patayin yan. Ano ba magandang drop doon sa boss sa Senni Linnea map? Meron dyan slot extender highest, meron dyan PW5, meron dyan RW3, meron dyan slot extender high, meron dyan bike parts, may mga dual amp dyan. Ano pa ba nalimot ko dito? Ano pa ba magagandang nalimot ko dito? Basta ang dami ko na rin magandang nalimot dyan kasi is kasama sa routine ko yan sa PC na pinapatay namin yan. Tapos yung mga UCHH, doon ko binibigay sa mga Nike loot. So, kumbaga,
Yung Senilinae map ay para na rin siyang dungeon kung kaya mong patayin yung boss. Nga lang, applicable lang yun dun sa mga malalakas. Unfortunately, hindi tayo malakas, so hindi pa siya para sa atin. Okay? So, yung Entude at saka yung Giant Fall, meron hindi naman ganun kalakasan yun. May drop din na maganda dun. So, goods din yun, guys. So, yun yung mga content. Okay. May Mission War Bracket 200. Yan. So, dito na mag-stay yung mga malalakas talaga. Dito mo na makikita yung mga committed talaga magpalakas sa level 200 na war. Problema, wala pa rin merit, guys. So, hindi pa rin siya, hindi pa rin ganun kagandahan mag-war ngayon kasi wala naman tayong mapapala honor med. WXP. Okay. Valentine's team applied. So, alam nyo na yan. Team lang yan. Tapos new maps and Linnea map na na-explore, na natin, guys, na natackle na natin. Next, guys, is yung bagong dungeon. So, sa Entio that wolf boss, ganun din yung drop flow. Di may mga sedin doon, may ganun din. So, wala. Guys, wait lang sa mga comment. Hindi ako nagbabasa, guys, ha, kasi nag-explain pa tayo. So, after na lang tayo basahin yan. So, sa dungeon naman, guys, may bago na dagdag. Yung Illusion Castle Underworld Apocrypha. Ang tawag namin dito is AIC. AIC tawag namin dito. So, at saka Illusion Castle Radiant Hall. Ang tawag naman namin dito is ARH. Itong dalawang dungeon na to, kinoconsider namin to as DX dungeon. So, mabilis na dungeon lang siya. Ibig sabihin, kaya mong tapusin in instant kung malakas ka. Ngayon, sa mga nagtatanong, ano ba maganda sa AIC? Ano ba maganda sa ARH? Ito yung dalawang dungeon na spammable. Pag nag-farm ka ngayon dito sa CBM is profitable. Bakit profitable, boss? Di unang-una, ang napafarm sa AIC at ARH, ang main na mapafarm dito is rune. So, since inalis nila yung gacha, rune gacha, tama ba? Inalis nila? Teka, baka mapahiya tayo. Okay. So, since inalis nila yung rune gacha, guys, that is good. Bakit? Kung ikaw ay nagpa-farm sa AIC at ARH, we all know naman na ang rune ay madaming rune ang kailangan mo. So, kumbaga, matik, pag nakakulot ka dito, auto-bayan ng mga malalakas. Auto-bayan ng mga gods. So, ang rune na nakukuha dito sa AIC, guys, ay HP2. So, alam naman natin ang HP ay isa sa mga major din na stats. Pampalaki ng HP mo. Nagmumultiply yan sa Mission War. So, HP2 yung makukuha mo dito. So, ilang HP2 yung kailangan mo. Napakadaming HP2 yung kailangan mo para ma-max yun. Kasi iba nga na yung rune system dito. Tapos, sa ARH naman, ang rune na makukuha mo dito is Defense 2. So, we all know naman ang Defense din, guys, ay isa sa mga major stats mo. Pampakunat ng TT mo. Ayan. So, tawag dito, yun yung mga makukuha mo dito na major talaga. Plus, dito sa mga dungeon na to, makakapulot ka din dito ng mga accessories na mamahalin. Critical Ring plus 4, Ring of Luck plus 4, meron din dito yung PW5 or W3, Slot Extender Highest. And speaking of Slot Extender Highest, guys, for the record, ang pinakamataas na drop rate na dungeon na nagda-drop ng C sa PC is ARH. So, ginagawa namin, guys, dun sa PC before, hanggang second boss lang kami. Bakit second boss ng boss? Di yung first boss na dragon at second boss na si, nalimutan ko yung pangalan nun, basta yung masakit. Yun, nagdadrop yun ng sa guys. Ako personally, nakalimut na ako ng sa dito, tatlong beses na ata or dalawang beses na. Kasi before, nung masipag pa ako mag-farm, nagraran ako everyday dito, 100 runs per day. Meron din akong kagild, si Kaloy, tag dito, nakakalot siya lagi ng sa dito, sa 7 days, meron siyang 7 se. So, syempre, alam naman natin na sa CBM, mahal pa yung stat extender highest. So, in terms of AP, sa mga nagtatanong, sa AIC, ang AP dito, usually pag blader ka, 13k kaya na. So, mapapalag na. Depende yun sa, basta kaya-kaya na kahit papano. So, syempre, more than 13k is good. Okay? Sa ARH naman, 20k kung blader ka. So, more than 20k is good. So, kung ibang class mo, syempre, mas mataas yung AP na requirement. Bakit? Kasi alam naman natin na ang blader ay may burst potential and at the same time, hindi siya ganun kadaling mamatay kasi dex type siya. O, yun yung edge kung bakit blader ang pinakamagandang pang farm. So, ayan. So, kung may ganun kang AP, wala pa ata HP2. Wala pa. Hindi pa nila nilalagay. Pero dun dito to nalulot, Lodi. Tsaka dito sa ARH, dun yan nalulot. So, kung wala pang HP2, tsaka Defense 2, edi medyo mongoloid pa yung dungeon na to. Tsaka dito nalulot, guys, yung mga, tawag dito, mga palladium na items. So, syempre, marami pa rin bumibili, guys, ng palladium na fatal, palladium na outrageous, baka makalimot ka ng dual amp. So, goods na goods yan, guys. So, magpa-farm kayo dito at nakalimot kayo nun, pwede nyo ibenta yan. So, madali lang naman tong dungeon na to. Kailangan nyo lang talaga ng lakas na bahagya. Hindi ko alam kung kailan yung battles. Dahil kung alam ko yan, di sana natuwa na ako. So, yung KS Arena 7, ito naman, palevelan lang to. Kasi alam naman natin, na-undrop dito yung mga core. So,
Di ako mahilig pumasok sa Chaos Arena kaya hindi ko. Ewan ko kung may kung fan kayo ng Chaos Arena. Pero hindi ako masyadong pumapasok sa mga Chaos Arena, guys. Okay? So, yun lang yung bagong content, guys, sa patch natin kanina. So, kung may mga questions kayo regarding dito sa content na to, sige, entertain natin bago tayo mag-jump into ibang content. From the top lots, kakanood lang. Ano magandang build stat ng Blader? Dex, Dex, Lodi. Server mo boss sa Abol PC, Draco? Wala pa daw HP to. Asan na yung mga tanong nyo kanina? Ilan na yung PDP para sa boss dyan sa Seni Boss D? Mga nasa 200k siguro kung gusto mo solohin. Ganon. Wala na? Wala nang walang tanong? Proceed tayo. Thanks sa 75 stars, Gilbert. Sabong, hindi mo pwedeng isabong dito kasi pag naka-AFK ka, hindi mo naman tinitira yung ano eh, yung mga, yung kabulang nation mo. Hindi mo masasabong dito. Hindi ka tulad sa PC na pag nakakita sila ng target na tao tapos namula, eh, tahabuli na. So, hindi uso yung sabong dito. Masasabong ka dito kung ano, kung nagalaw ka. Yun. Pero kung hindi, maganda sa Epidex, yes, Lodi. Blader at Epidex type. Yun lang. Salamat ulit po si Sabes ka talaga. Wala pang star. Okay lang yan. Goods, goods. Thank you, thank you. May palad na guys. Boss, di ano yung DT1, DT2? Devil's Tower 1, Devil's Tower 2, Lodi. Punta ka sa anong mapa yon? Forgotten Ruins, Porta Inferno. Yung pesto doon nung, ano, nung may boss doon, yung may warp doon, yun, nandun yun. Boss, yan yung SLP, Smooth Love Piso. Boss, bakit hindi nila na-continue yung upgrade event? Hindi ko alam eh. 1 to AP, ano wave maganda para pa level? 1 to AP, boss, masyadong mababa yan. Ba, pwede pa PT sa AIC? Yun, good question. Yung AIC at ARH is only party for two. Two parties lang yan sa, ano, sa, two party member lang yan sa PC. Ewan ko lang dito. Saan nga po nagagamit yung Divine Scroll na nalilimot dyan, boss? Yung Divine Scroll, ginagamit lang namin yun pang ano eh, pang collection. Pero pwede pang craft yun ng ano, safeguard, ng Divine Safeguard. Pero, hindi naman na siya ganun kahalaga. Pang ano yan, pang craft ng mga safeguard ng Divine, DU. Boss, saan maganda pag level 189 pataas? Pa 190 ka, bossing sa Eka. Tapos pag 190 ka, pwede kang Seni, pwede kang Eka, or pwede kang DT1, DT2. Yung level event po, si applicable ba yan kahit old na character? Yes, Lodi. Kasi hanggang saan kaya magpa-level 1.5k pa lang, boss, di yung sulit. Wala, Seni. Doon ka magpa-level. Sulit na yun. Kasi ano, recommend mo sa 10k budget para sa Forge Blader? Anong 10k budget? Anong ire-recommend kung ano? Kasi kapag nyo BL pa lang, crit rate ba, 2 blade, tsaka helmet? Crit rate yung epic ng helmet, CDI, CRI yung slot. Tapos yung epic ng weapon ay CDI, tapos ganun din yung laman. CDI, CDI, CRI. Hindi individual ay si ARH ang mga nagtatanong. Ah, hindi individual yung loot, ganun. Kasi napre-create ako ng gladiator dahil sa'yo. Tapos malaki ba agwat ng palladium sa demonite sa attack ng blade? Medyo malaki, Lodi. Hindi ko alam kung individual loot or ano. Kasi hindi pa naman ako nakakapasok dun. Di, wala pang troglo. Maganda ba ang FA pang farm baguhan ng loots? Goods din, Lodi. Kasi GL na ba main mo ngayon? Hindi po, magbe-blader ako. 250 members sa AIC at... Ah. 280. O siya guys, proceed na tayo. Wala naman masyadong nagtatanong na. So, new items in the item shop. So, ito, pinakinggan na kayo, mga bossing. Yung inyong mga gusto na pwedeng pamilian. Tingnan nga natin, guys. Sabay ka balo. Yan. Yung mga gusto nyo, guys, na mamimili. O, baka hindi kayo bumili, ha? Ayan, may mga costume na, mga bossing, yung gusto nyo. O, diba? Ito yung nire-request nyo na sana may ganito na sana may ganto, sana may ganyan. Ayan. So, limited edition na costume to, mga bossing. Kung ako tatanungin, ano ba magandang costume? Sig metal, no? Parang sarap pumili ng costume, kaso wala akong pambili. Guys, pingin naman akong pera. Pera. So, parang sarap bumili ng mithril, martial, tapos sig metal na martial. Parang sarap bumili. Kahit costume, ganun din pala, no? Mithril din. Kaso kahit hindi ka na bumili nun. So, yun pala yung available na costume dito, no? Pero kung ako tatanungin talaga, gusto ko yung Sigmetal Martial tsaka Mithril Martial. Tarap, sponsoran nyo nga ako. So, ayan, may available na mga costumes, pero konti pa lang siya. Para sa akin, ang steal lang dito is yung Sigmetal at tsaka ano, Mithril. Yung iba kasi madaling makuha. 500 gem? Yawa! Wala nga akong 500 gem, eh. Dito naman, wala namang iba. So, ayan guys, ito na yung gusto nyo. Bili ka sa akin, gem po tayo nang yan. Walang change class, Lodi. Kung meron, di sana
hindi sana nakita nyo na yung wizard naging blader na. Okay, next thing naman guys is merong gacha. So, ito yung gacha guys na Palladium Helmet. So, ayan. Tingnan natin in-game. Explain ko sa inyo tong gacha na to kung anong maganda sa kanya. Maganda yung kanya. Maganda yung gacha guys kapag nakuha mo yung tamang stats niya. So, dito naman sa CBM, madali naman mag-adjust ng stats. So, kahit hindi ganun ka tugma sa class mo. Kasi alam naman natin na pag non-force user, kaya tulad na itong warrior, blader, yung mga ibang non-force user, maganda yung epic niya yung critical rate. So, tama to. Kaso, para sa mga force user, katulad ng FS, yan, tsaka FG, yan, ang pangit kasi critical rate, yung epic, tapos yung slot niya, critical rate pa. So, lalo na itong FS, critical rate yung epic, yung slot niya, critical rate pa. So, mas better siguro kung SSA yun, CDI, CDI, SSA. So, medyo hindi tumutugma. So, swerte ka kung FB ka, kasi kita mo naman yung FB, tamang-tama. Dapat ganito din yung FS. CDI yung epic, kita nyo naman, critical damage 18%. Tapos, yung slot niya, dalawang CDI, para yung last slot, lalagyan mo na lang ng SSA. So, sana, yung FS, ganun dapat. Tapos, yung FG, ganun din sana. Kaso, hindi. Yan. So, hindi ko pa makita kung ano yung nakalagay sa blader. So, baka hindi talaga nakalagay dyan. So, ewan ko kung anong stats nun sa blader. Pero, yun nga. Steel to, guys. Steel to. Helmet. Tama. Tama yung epic niya. Resist critical damage. So, steel to. So, kung taling magbubuo ka ng Palladium, this is the best time para tumalpak. So, feeling ko, guys, unti-unti lang nila ilalabas to at hindi nila ilalabas ng sabay-sabay. Then, siguro hindi na rin nila ilalabas ng free to katulad ng mga ibang gacha na meron dito. Pero, yun nga, guys. Steel to. Para sa akin, ha. So, kung talaga nagbubuo kayo at nagpapalakas, kung hindi kayo, kung wala kayong mabilhan, italpak nyo na. So, steel to, guys. Steel to para dun sa iba. Para sa FB, para sa Warrior. Pero yung FS, medyo nalulungkot ako dun sa FS, eh. Kasi pag nakakuha ka na ito, tatawanan ka lang ng tao, eh. Not unless may option remover. Kaso wala namang option remover, eh. So, excited ako. Kung sa Blader, kung sakaling ang Blader, eh, ganito yung stats na makuha natin. Okay lang din. Kasi madali naman mag-adjust ng magdagdag ng CRI. Ang mahirap dito sa CBM, magbawas. Yun. 15 days costume for 500 FG. Hindi yata 15 days yun, Lodi. Ay po, tayo na mo. Ito na naman si Algago. 15 days, tapos na ata yung duration. So, hindi ko alam. Paano ba magtalpak, boss? Kailangan mo lang ng gem ito. Yun, pindutin mo lang yun. 1/6 na gem. Kaya talaga magtalpak kasi mabilis ka lalas. Mabilis rin mababawi sa bentas. Oo, kung masipag ka mag-farm, goods yun. Fast chance yan, boss. May chance na makuha mo. Oh, I see. So, yun. Goods yun. Goods. Meron nata item remover sa Rose Boss. Sige, pagdadaanan natin yan, Lord. Hindi pa natin nadadaanan, eh. So, proceed tayo, guys. So, ito naman yung event, mga boss. Kabal M times event. So, CM Flower Collection. So, kukolektahin mo daw yung bulaklak ni CM Azur, ni CM Darpan, tsaka ni CM Auburn. Grabe, mabenta si CM Darpan. Ang demanding ni CM Darpan. ang daming requirement. So, ito yung mga rose. So, makukuha mo siya sa, ayan, basahin nyo na lang, mga bossing. Alam ko naman, magaling kayo magbasa. So, kung gusto nyo ng tip, wait. Pakita ko kayo. Sa bagay, alam nyo na rin to siguro, eh. Gusto nyo ng tip kung paano mag-farm ng effective sa, tag dito, dyan sa mga ganyan dungeon. Ito, bigyan ko kayo ng ginagawa ko, guys, sa ito. Alam ko meron ako dito yung tutorial nyan, mga boss. Asan ba yun? Wait lang, ha. Hanapin ko. Meron tayong binigay na tip dyan, mga boss, kung gusto nyo ng kung gusto nyo mag-farm ng mga ganyan ng marami tapos matipid sa entry, eto, nandito yan, asan ba yun? Gumawa ako ng video dyan. Kasi madalas kasing event, guys, sa PC, mga ganyan. Yung magpa-farm ka sa DX dungeon, gano'n. Asa na ba yun? Hindi ko na makita! Madalas kasi talagang, mag-farm dyan sa mga DX dungeons na yun. And dun sa ibang dungeons na yun. And dun sa ibang dungeon na pwede mong i-spam. Hanapin lang natin, mga bossing. So, yan. Kailangan nyo lang ng 5 Darpan na Rose, 3 kay CM Azur, tapos kay
Game over na dalawa. Hindi sa bagong gawa, basta ma-reach mo yung level, Lodi. So, ito yung mga pwede mo makuha. Notable dito, ayan, may option epic remover pala. So, kung nakakuha kayo sa talpak na pangit yung epic, pwede nyo na i-option remove. So, yung helmet ni Seppi, ayan, pwede na niyang i-remove pag nakakuha siya ng highest. Tandaan nyo yung epic. Ayan, may perfect core din pala. Ba, maganda talaga tong ano, maganda tong event na ano, na, kaso may staying clone eh. Maganda tong event, Lodi. Pag nakakuha ng maganda. Ayan, so kay safeguard, ano pa ba? Ah, may mga armor options scroll din pala na mga rare, guys, oh. So, goods talaga to, guys. Mag-farm kayo na ito. Tapos, balatuhan nyo na lang ako pag nakakuha kayo na maganda. So, puro rare. Daming rare, guys, oh. May stand binding weapon din, oh. Enchant safeguard, oh. Puro rare nga, oh. May PW5 din. Oh, diba? Tapos, yung mga rare scroll, kompleto. Okay din, guys. Force wing converter pa, oh. Goods yan, goods. Okay yung tong event na to, guys. Kailangan nyo lang talaga magsipag mag-farm. Yan, pag nakakapag-dungeon kayo, for sure meron ditong bibili ng bibili, tapos siya na yung magbubukas. Yan. So, yan yung mga, kung gusto nyo ng list, guys, ha, nandyan sa pin comment yung link. 20 binuksan ko kanina, puro blessing bid. So, you're blessed. Okay? So, yan yan, guys. Collect and exchange lang yun. Kukulek ka lang ng rose, then ipapalit mo. Then, good luck sa laman. Okay? Get next. Ka-Valentine's level up reward. So, itong leveling reward na to, maganda yan pag nakakalaro na ako. Karki Dabsy. Ito guys, yung mga leveling, madali naman itong leveling reward, guys. For example, sa mga nagtatanong, guys, yung leveling reward, dapat magle-level ka during na may event. Hindi yung, bossy, 180 na ako, makukuha ko pa ba yung 150 ngayon? Hindi. Kasi tapos ka na magpa-level, eh. Hindi ka, nung nagpa-level ka, walang event. So, hindi ganun. Lagi nyo lang tatandaan, yung leveling reward is, pag na-achieve nyo yung certain level during the event, okay? So, kung ikay nag-create, katulad nito, level 127 yung warrior natin, di ba? So, itong level 127 na warrior natin, mamaya, ipapa-130 natin yan. So, pag nag-130 tayo, makukuha natin itong Drape Frame Epaulet of Guardian. Ito, yan. Makukuha natin yan, yung mga 130, mamaya, pag nag-130 tayo. So, magpapa-130 muna tayo. Aber, ha? Okay. So, again, uulitin ko. Kailangan yung ma-reach yung level sa leveling event during the event, hindi before the event, and hindi rin after the event. So, during the event, mga bossing, okay? Napaka-basic na nun. Alam ko, matalino kayo. Madaming bobo nandun sa group, pero yung nanonood dito, hindi. Okay? So, yan. Basahin nyo na lang yung mga nakukuha. So, may mga durational to, guys. Wala pong permanent dito. Puro durational lang to, guys. Hindi kayo bibigyan ng Palladium set na permanent para lang magpa-level. Walang ganun. Di tayo private server. Sira ulo yon pag ganon. Okay, so Valentine's boost, ayan, maganda to, pa-level tayo, guys, tapos pa-eka tayo para marami tayong als. Okay, remove gacha, inalis na yung mga gacha na to. Okay, so maganda yan para goods. Okay, so yun lang yung content, mga bossing. Nandun yung event, nandun yung bago. So may tanong kayo dyan, guys, let's go. Agutin natin lahat yan, mga bossing. So, ano mga tanong nyo dyan bago tayo magpa-level?